Okay, kakabisaduhin mo lang yan, ma'am, kung paano siya nire-release. Ganun lang siya. Okay, ang tip ko lang sa inyo, no, para hindi kayo namamatayan. Dahan-dahan. Laging dahan-dahan. Kahit mabilis kayo, ma'am, dahan-dahan pa rin yan. Okay? First, second, third, fourth, dahan-dahan pa rin yan, ma'am. Okay, huwag nyo siyang bibiglayin kasi gaganun-ganun yun. Alam nyo yun? Ang tawag doon, ma'am, engine brake. Masakit sa ulo yun. Na, yun yung nakakahilo. Lalo na kung nasa likod kayo. Okay? Lalo na kapag siguro pasyente ka ganyan. Pero ba't kahapon dahan-dahan ko na-release, doon namamatay. Namamatay. May stoplight, no? Tapos nag-go na silang lahat. Tapos dahan-dahan ko na-release, namamatay ako bago ako umanta. Ang tawag doon, ma'am, sunog na yung clutch nyo noon. Ah, yung diba? Kahapon. Kaya siya ginagasan. Okay. Kaya ginagasan yung kahapon. Ito kasi, di ba? Ako kasi ayoko ng ganung arangkada yung nilalagyan ba ng gas. Kasi wala akong double brake dito. Di ba? Handbrake lang. Handbrake lang sa akin. Di syempre, iniingatan ko rin yung sasakyan, di ba? Okay, ganito siya, no? Kaya ako tinuturo sa iyo yun, ma'am, para maging ano ka lang ba? Maging alert ka ba? Kasi minsan, may kalsada na pataas. Di ba? Hindi mo alam. Magulat ka, bigla kang umaatras. Hindi mo alam yun. Di ba? Kapag ganun, hindi ka alerto, hindi ka nakaready sa preno, babangga ka. Parang tutunog na lang yung biglang likod na, bababaan ka na, kasakin ka ng ganun yung drive na sa harap. Di ba? Pangit yung ganun, di ba? Kaya mas maganda, ma'am, nakaready tayo sa preno. Okay? Kasi yung ganun, ma'am, yung tinuturong arangkada sa'yo, pang professional na yun. Di ba? Kumbaga, sa mga magagalingan na ba, mabibilis na yung ano. Kaya medyo natataranta kayo dun. Okay, dito kasi yung gagawin mo, dahan-dahan mo lang siya yangat. Dahan-dahan lang siya. Okay? Okay, now, natandaan mo ba kung paano ulit matras? Pwede ba natin gawin mo? Sige nga. Okay, tingin hawak. Ready kayo sa, ano nyo? Preno nyo, ma'am. Yan, tingin-tingin sa paligid, no? Sige, doon ang tingin nyo, huwag sa harap kasi wala kayong babanggain sa harap. Yan, ganyan lang. Steady mo lang siyang ganyan. Oh, di ba? Tingnan mo dyan sa left. Stop ka muna. Yan, kapag may nakikita ka mang dumadaan dito sa lane natin, huminto ka muna. Okay? Kasi minsan may ganun eh, no? Dahil sa pagkabigla nila, sila yung nagkabanggaan. Okay, sige, atras ulit tayo. Yan, tingin sa paligid, no? I-clear nyo muna siya. Kasi pangit yung derada lang ng derada, no? Oo. Okay, tingin sa paligid. Hanggat maaari, ma'am, kung steady kayo, steady nyo lang yung manibela nyo. Hindi ko kasi mag-tendi niya. Yan, hindi mo ba nakikita, ma'am? Kasi ma-ano siya, no? Nagre-reflect yung tubig, di ba? Steady mo lang siya. Steady na? Okay, tingin sa left. Sige, atras pa. Sige pa, atras pa. Hindi na sila nag-hazard. Sige, atras pa. Okay, stop. Okay, neutral. Okay, huwag nyo muna bibitawin yung preno nyo, ma'am, no? Hanggat hindi kayo nakaka-neutral. Okay, sige, angat nyo muna yung paa nyo. Now, alam mo na kung paano siya, no? Excuse. Okay, now. Meron ako ituturo sa inyo, ma'am. Ito, mga gamit. Ito, marami ito kasing gamit, eh. Di ba? Ang tawag dito, ma'am, gapang. Marunong ba kayo nun? Naturo ba sa inyo kapon yun? Okay, ganito siya, no? Kapag liligo kayo ng intersection, ginagamit yun. Okay? Kapag magpa-parking kayo, ginagamit din yun. Kapag nag-u-turn kayo, ginagamit din yun, ma'am. Kapag nasa traffic, ginagamit yun. At importante, ginagamit ito, ma'am, sa hangin. Alam niyo yung hangin? Yung slope. Ngayon naka-slope, yung kanina ko pang sinasabi sa inyo, yung nakaganyan. Kasi kapag hindi niyo alam gawin yan, na-atras kayo. Nakuha niyo po ba, ma'am? Okay. Paano ginagawa yun? Ganito yun, no? Tapakan niyo yung preno. Kasi, preno lang? Hindi, preno lang muna. So, sige, yan. Preno muna, no? Kung bakit ko pinatapakan sa inyo yung preno, bakit? Para kapag binaba ko tong handbrake, hindi na kayo gagalaw. Ganyan din ang gagawin nyo, ma'am, kapag paglalabas kayo ng parkingan. Diba? Kasi kapag bago nyo panda rin yun, hindi panda yung lupa. Minsan kadalasan nung ano eh, nung pinaparkingan nyo, no? So bago mo ibaba ito, tapakan mo muna yung brake para hindi na gumalaw. Next, kung bakit ko pinatapakan sa inyan, bakit, ma'am? Tatandaan nyo, ma'am, lagi lahat ng kalsada hindi pantay. Okay, magulat kayo, bigla kayong atras. Buti sana kung mabilis ang reflexes nyo, matapakan nyo agad yung preno. Diba? Now, pinagawa ko na sa inyo yan bago nyo pa maramdaman yung pag-atras na ganun o yung pag-abante ng hindi inaasahan.
tatapakan nyo yan. At the same time, kung nasa stoplight kayo, hindi ka agad kaandar. Naka-steady lang, di ba? Para masigurado mong hindi ka babangga sa harap, hindi ka rin babangga sa likod. Okay? Ganun siya kung ba't ko pinatapakan yung preno. Next, tapakan nyo yung clutch. Sige, huwag nyo mambitawan yung preno. Yan. Di ba, nakatapak sa preno. Nakatapak ka rin sa clutch agad. Okay, ganyan siya, no, ma'am? Okay? Ganyan yan, no? Okay, i-first gear mo nga ngayon siya, ma'am. Okay, now, hawakan mo yung manibela. Then, ituturo ko muna sa inyo kung paano gagawin. Di ba? Huwag nyo muna gagawin, no? Habang nakatapak kayo, ma'am, sa preno, dahan-dahan mong iaangat ngayon yung paa mo sa clutch hanggang sa half clutch. Now, paano mo mararamdaman na half clutch yun? Eh, nakapreno ka nga, hindi siya abante. May iwan, ma'am, yung nginig. Di ba kanina, nang ina-half clutch natin, nanginginig. Yun lang ang mararamdaman mo doon. Ibig sabihin yun, indicator na naka-half clutch ka na. Kapag naramdaman mo yung mild na nginig, steady mo yung clutch mo. Huwag mong iaangat, huwag mo ididiin. Steady. Habang nakapreno, ma'am, no? Sige nga, ma'am, subukan nyo nga. Steady. Nararamdaman nyo? Steady lang, no? Then, hanggat maaari, ma'am, dahan-dahan mo siyang iaangat kapag ginagawa mo yan. Kasi merong delay yan, eh. Maugulat kayo, biglang ano yan. Now, kapag medyo lumalakas yung inig, katulad nung ganun, ibig sabihin nun, inaangat yung clutch nyo. Ibig sabihin nun, nangangawit kayo. Okay. Kaya kailangan, steady mo lang siya, no? Kailangan labanan mo yan. Kaya medyo nakangawit yan kasi lumalaban yung clutch. Okay. Now, habang nanginginig siya, di ba, habang ganyan, di ba, naka-steady na siya, bitawan mo yung brake ng bigla. Bigla? Oo. Pero huwag nyo munang gawin, ma'am, no? Ibitawan siya bigla. Okay? Then, steady mo lang yung clutch, huwag mong isasama. Okay? Parang ganito, bibitawan mo siya, huwag mong gagalawin. Then, kapag tatapakan mo yung preno uli, dahan-dahan uli. Dahan-dahan hanggang sa uminto, pero huwag mong gagalawin, ma'am, yung clutch. Parang ganito. Okay. Okay, sige nga, ma'am, subukan natin. Clear nyo muna yung paligid. Okay, bitawan ng brake. Sige, bitawan nyo ng buo. Yan. Tapakan nyo uli. Angat nyo buwan ng konti yung clutch, konti-konti lang. Steady. Yan, bitawan nyo yung brake. Mandar, di ba? Oo. Steady lang yung clutch, no? Tapakan nyo yung brake. Dandahan lang, dandahan. Yung sinasabi sa inyo kanina, dandahan. Bitawan nyo uli yung brake. Diba, mandar uli.